There's a bar in far Bombay. Ang angking husay sa musika ang naglagay kay Mel Villena sa pedestal ng tagumpay. Nakilala siya bilang isang bantog na musician, composer at music director ng hindi mabilang na mga palabas sa telebisyon. Nakatrabaho rin niya ang mga sikat na artista sa mundo ng showbiz. Ngunit tulad ng ibang namayagpag sa larangan ng musika, matinding pakikipaglaban din para sa kanyang pangarap ang pinagdaanan ni Mel. Even my dad, who didn't know ano ba yung magiging lifestyle ng anak niya, alam lang niya yung may preconceived idea lang siya or notion na pag pumasok ka sa entertainment industry, masisira buhay mo, yung gano'n. Lalo pa pag naging musician ka, magiging sutil ka, ganyan. Ang lifestyle mo, mapupunta ka sa bisyo, baka mamatay ka maaga. Sa kabila ng hamon, lalong nagpursige si Mel na mag-aral ng musika. Sa katunayan, high school pa lamang ay naging music director na siya ng Kundirana, isang bantog na choir group ng Lasal Green Hills kung saan mas nahasa siya bilang composer at musical arranger sa tulong ng kanyang mga mentors. Every piece that I write is always an adventure. Meron parang ka naiisip na bago na naman. Kasama ka sa process ng discovery eh. Yung beauty noon is that kasama ka sa pag-discover ng paano ka uulad or paano mo yung payayabungin yun. Mula sa pagtatanghal sa entablado ay pinasok na rin ni Mel ang mundo ng telebisyon. Subalit doon na rin nag-umpisa ang kawalan ni Mel ng oras para sa kanyang binubuong pamilya. Kasi if you play in a club or in a hotel na mayroong mga lounge ng ganyan, eh kung sino-sino ang mga pumupunta yon, siyempre mag-gravitate ka doon sa mga taong ganun din. Yung parabang minsan eh, walang pakialam, wala na bukas. Eh siyempre, my wife stays at home and then ni alagang bata, no? Naintindihan ko ngayon yung frustration. Sa gitna ng nakakasilaw na kinang ng tagumpay at nakakalasing na palakpakan, ay unti-unting nagpakilala ang Diyos sa kanya. Isang kaibigan ng kanyang asawang si Nori ang nag-imbita sa kanilang dumalo sa isang Bible study. You want to see God working in your life, you should surrender it to the Lord. And then let His Spirit, work. So, anyway, pinagdasal ko, sabi ko, Panginoon, by your Spirit, tanggalin mo nga itong paninigilin na ito eh. And then, let's see. Sobrang demanding eh. No? But, God's love eh. Alam mo, uuwi kami. Nagpa-apply kami ng EDSA, pauwi ka na. Sabi ni Mrs. Ko, it took mga ilang minutes that never happens na ganun katagal na hindi ako nagsisigarilyo. Napag-ganon din ako, oo nga, hindi. Kaya siguro nagaganon ka dahil wala ka naaway na sigarilyo. Oo nga no, ba't di ka nagsisigarilyo? Hindi, parang pwedeng hindi eh. Di ba? Ganon. Alam mo, from that time on, nung dinasal ko yung prayer na tanggalin ng Panginoon, until ngayon, hindi na ako sumugod. Nagsunod-sunod ang himala at pagbabago sa buhay ni Mel at nooy naunawaan niya kung ano ang pinakamahalaga. You want the job, you want the good job na ibibigay ng Panginoon. Pero ang Panginoon ang bahala rin eh. Sa kasalukuyan, masayang naglilingkod si Mel bilang music director ng Exalt, Praise and Worship Ministry ng Christ's Commission Fellowship. Kasabay niya ring naglilingkod dito ang kanyang pamilya. Mahusay man siyang musikero noon, may mga panahong nawala rin si Mel sa tono ng kanyang buhay. Subalit, nang kanyang makilala ang Panginoong Jesus, ang kanyang buhay ay naging isang di matatawarang obra maestra. Pero ang importante, may anchor kang babalikan. Yung sarili mo at saka yung binigay sa'yo ngayon, it will be talagang really an amazing adventure kung alam mo na kasi yung Panginoon na nagdadala nun eh. Ang anchor, yung anchor, doon ka babalik pag nawawala ka eh.